What's up mga jammers? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magmaneho ng automatic car. Paano nga ba magpaandar ng automatic car? At kung pwede nga ba magmaneho kahit zero experience ka pa sa driving? And for today's video, yung objective natin, first, ay tuturuan ko kayo kung ano yung mga essential parts, buttons, at controls ng isang automatic car. At ang second objective natin mga jammers out there, tuturuan ko kayo kung ano yung tamang position sa seating, kung ano yung tamang position sa paghawak ng manubela, at kung paano nga ba ang position ng paa sa pagmamaneho. At ang pangatlong objectives natin mga jammer, ay tuturuan ko kayo kung paano mag-shift sa pagmamaneho ng automatic car. So disclaimer lang mga jammers, hindi ako pumasok sa isang driving lesson or sa driving school. Ang i-share ko lang sa inyo ngayong araw na ito ay ang aking sariling experience at ang mga informasyon na nakuha ko sa mga experienced drivers. Okay mga jammers, kagaya ng ibang mga viewers dyan, zero experience pa sila sa driving. Nung ako din, zero experience din ako. Pero naglakas loob lang ako magmaneho. So yun ang unang key sa pagmamaneho mga jammers, dapat mayroon kang confidence. Confidence is the key to drive the car, tandaan niyo mga jammers, no? So pagkakuha ko sa sasakyang ito jammers, yun lang yung first time na nagmaneho ako. Pag uwi ng bahay, dun ko lang sinimulan ng pag-drive. So 4 months ago, so bali 4 months pa lang akong nag-drive mga jammers. Sa awa at gabay ng Diyos mga jammers, eh hindi pa naman ako napapahamak sa pagmamaneho ko. Dahil sa mga nakuha kong tips na i-share ko rin sa inyo ngayon. Without further ado mga jammers out there, sisimulan na natin ang driving tutorial para sa araw na ito. So pasok na tayo sa sasakyan. So ang unang ituturo ko sa inyo mga jammers, yung mga buttons muna ng sasakyan at saka yung iba't ibang controls niya, no? So first, dito na yung mag-start tayo from left to right mga jammers, ha? So itong mga buttons na to ay yung buttons para sa apat na windows. Ayan siya. Pag pinindot mo siya, bababa. Pag inangat mo, tataas yung magsasara yung window. At kapag pinindot mo naman to mga jammers, hindi mo na pwedeng buksan sila. Nakalock na sila. At ito naman jammers, ito na yung central lock ng sasakyan. Kapag pinindot mo yan, malalock na yung buong sasakyan. So meron din tayong button para sa pag-setup ng side mirrors, no? So nandito siya. Pwede mo siyang iset yung left o kaya yung right. Kapag pinindot mo siya sa gitna, ibig sabihin hindi mo siya pwedeng galawin. For example, iset natin yung sa left. Ang gagawin natin, pwede natin siyang itaas. Pwede rin natin siyang ibaba. Pwede rin natin siyang set sa left or sa right. Pero magandang setup dito mga jammers, kinakailangan mas, ayan, kailangan mas kitang-kita mo yung daan, tapos kita mo rin yung side ng sasakyan para makita mo din yung ano, kung may matatamaan ka or wala. Meron din tayong exhaust button mga jammers, ito siya. Pag umilaw yan, ibig sabihin naka-on siya. So dumako naman tayo ngayon mga jammers sa part ng manubela. Kung makikita niyo itong gitna mga jammers, nandito yung busina natin. Ayun. Then, nakalagay din dito yung SRS airbag natin para in case of emergency. Mailigtas tayo. Makikita nyo rin dito yung remote control para dito sa ating screen. Pwede natin siyang kontrolan gamit dito, kagaya ng volume. Ayan siya. Yung pag-next ng music. Ayan. Pwede natin siyang i-next. Ayan. Then, pwede natin siyang ano, palitan ng mode. Gaya ng Bluetooth, setup, ng navigation, radio, at iba pa na gusto mong gawin. Dumako naman tayo ngayon jammers dito sa may left part niya. Ito siya. Yung left part na ito ay tungkol lahat sa mga ilaw ng sasakyan. Kapag binaba mo siya, aandar yung left signal light niya. Kapag tinaas mo naman siya, aandar naman yung right signal light niya. Kapag nilagay mo sa gitna, mamamatay siya. Kapag tinaas mo lang konti, kapag tinwist mo to mga jammers, ibig sabihin nakalagay yung daylight niya o yung makita mo yung LED light sa harapan. Tapos pag tinaas mo ganyan, nakasindi na yung ilaw sa low beam. Ibig sabihin mababa pa lang siya. Pagkatapos naman, pag pinus mo siyang ganyan,
lilitaw yung high beam doon. Ayun, yung nakakasilaw. Ngayon naman, kung okay lang naman sa pag-drive, gusto mong mag-overtake, kilain mo lang to. Kung gusto mong mag-overtake at tataas, iilaw na ng kaunti yung high beam niya. Okay? Then, ito naman, kapag tinwist mo siya pataas, yan naman yung fog light kapag medyo malabo or medyo foggy or magsisiro visibility na yung harapan. So next naman mga jammers, dito naman tayo sa bandang right side ng manubela. Makikita natin dito yung susian. Ayan siya mga jammers. Then ito namang button na ito ay para sa wipers ng sasakyan. Itong mahabang ito para siya sa front wiper natin. At ito namang maliit na to para dun sa rear wiper natin. Okay? Kapag tinaas mong ganyan, ibig sabihin, manual mong pinapaandar. Kagaya niyan, manual kong pinapaandar yung wiper. Kapag binaba ko naman siyang ganyan, nasa low speed lang yung wiper natin. Tingnan niya yung interval ng second niya. Medyo matagal yan, mga jammers. Ayan. So kapag binaba natin siya ng konti, medyo mabilis na siya, nasa medium speed na yung wiper natin. At kapag binaba pa natin siya, napakabilis na siya. Ayan. So, kailangan itaas lang natin siya para mamatay na siya. Next naman yung sa rear wiper natin. Ganun din, kapag tinaas mo siya, medium speed din siya. Kung makikita nyo, lilitaw din yan. Ayun. Kapag tinaas mo pa siya ng konti, bibilis din yung speed niya. At kapag naman hinila mo naman itong bot, itong analog na to, kapag hinila mo, lalabas yung sabon o yung wiper wash. Ayun siya. Lumabas na yun. Ayun, para kapag malabo yung windshield mo, pwede mo siyang linisin. Ito naman ang speedometer. Makikita mo dito kung gaano kabilis ang takbo ng sasakyan. Ito naman ang tachometer. Makikita mo dito kung gaano kabilis ang ikot ng makina ng sasakyan. For example, kapag nandyan pa siya sa 1, ibig sabihin, eco-friendly pa yung paggamit mo ng gasolina. Pagkatapos naman, kapag nasa number 2 na siya, lumalakas na yung paggamit niya ng gasolina. So, nakadepende sa speed, no? Kaya yung revolution per minute o yung ikot ng makina. Sa part dito, dito nyo makikita yung gauge. Okay? So, dun sa ilalim na yon, makita natin kung gaano pa karami yung gasolina natin. At yung range niya, nasa ano pa lang siya, nasa 16 kilometers. Pero medyo nagano siya kasi kakakarga lang namin. Kaya di pa gaanong naipapakita yung kakakarga namin gasolina. Mamayang konti tataas yan. Ibig sabihin ng P, ibig sabihin yung shift mo nasa park siya. Ayan. Tapos, makikita mo rin dito yung oras. Ayan, it's already 4:30 PM. Tapos, itong dalawa naman ito, para saan ba ito? Itong isa, gagamitin siya kung gusto mong baguhin yung time. Tapos yung kabila naman, ito, ginagamit naman siya kung anong mode bang gusto mo. Ayan, makita mo yung total kilometers na tinakbo niya. At yan, kung gusto mong makita yung decimal point. At yan naman, kung gusto mong iset yung trip mo, kung gusto mong sukatin yung lugar na pupuntahan mo, mag-start ka sa zero. At yung average per liter niya, ayan, 11.9 kilometers per liter. No, medyo tumatakaw lang siya sa gasolina kapag traffic, pero kapag nasa highway kami, umaakit siya hanggang 20 kilometers per liter yung ano niya. Ayan naman, yung mga ilaw na lumalabas dito, ibig sabihin, kapag umilaw yung iba dyan, ibig sabihin, mayroong kailangan mong i-check sila, kagaya nito, battery, check mo yung battery, check mo yung langis, at check mo rin yung manubela. Tapos, yung seatbelt hindi pa nakasuot kaya umilaw siya. Kapag sinuot ko yung seatbelt dito, ayan, mamatay na siya. Tapos, ayun, ibig sabihin, nakabukas, naka-on ang handbrake mo. Kapag binaba mo yung handbrake mo, ayun, matatanggal siya. Tataas ko ulit. So, dumako naman tayo mga jammers out there dito sa may bandang panel board o yung dashboard niya. So, ano ba nga ba yung makikita natin dito? Siyempre, itong touchscreen display niya. Ayan, pwede tayo mag-play ng music dyan. Pwede rin tayo mag-play ng video. Basta nakapark lang tayo, pwede naman yung video. Pero kapag nag-umandar na yan, mamamatay na yung
video. Magiging audio na lang. Pwede mo siyang, pwede rin siyang gamitin sa navigation. Basta mayroon kang ilagay na chip doon. Tapos pwede ka rin mag-radio. Ayan. Tapos pwede ka rin mag-play ng iPad, ng USB, o kaya ng CD dito. Makikita mo dyan. Tapos naman, kung gusto mo namang gamitin yung cellphone mo para mag-call, para makareceive ng tawag, o kaya naman gusto mong tumawag, pwede mo rin siyang gamitin basta naka-on yung Bluetooth ng cellphone mo. Then, pwede mo rin i-play yung mga music na nanggagaling din sa cellphone mo kapag naka-on yung Bluetooth. Tapos setup naman, kung gusto mo lang baguhin yung setup ng ano mo. Tapos sa bandang baba, makikita mo dito yung button na to. Ibig sabihin nito yung hazard button. Ginagamit lang yung hazard button kapag emergency purposes, no? Hindi siya ginagamit kapag ano, kapag trip-trip lang. Dapat talagang emergency siya. Tapos ito naman yung fan. Ito yung fan. Ah, okay. Oh, maganda nga. Okay. Tapos naka-dip yung speed ng fan hanggang 4. Tapos naman dito mo naman i-adjust yung cooling ng aircon. From dito siya sa medyo warm hanggang dun sa pinakamalamig niya. Ayan siya. Pero kapag bagong andar pa lang yung sasakyan, gradual dapat yung pag-adjust mo. For example, dito muna siya, then after few minutes, lagay muna siya dito. Hanggang doon, then hanggang sa mapunta ka sa dulo. Pagkatapos, kung titignan mo naman to, ano ba ito? Ito naman, yung setup ng aircon, kung anong gustong hangin ng pumasok sa loob ng sasakyan. Kung gusto mo bang yung hangin na manggagaling sa, ano eh, sa labas, yung fresh air. Kung fresh talaga yung air, no? Ngayon naman, ito namang isa, yung mode nito, kapag gusto mo lang naman na paikutin yung circulation or yung hangin sa loob ng sasakyan kung gusto mo lang siyang doon lang manggaling. Tapos, ito naman, pwede mo siyang, ano, pwede kang maglagay ng charger dito. Ayan, pwede kang mag-charge ng cellphone dito. Okay, at pwede ka rin maglagay ng dashcam at iba pa. So, dito naman tayo sa bandang baba. Ayan, so mayroon tayong, dahil nga automatic car ito, wala siyang clutch dito. Meron lang siyang brake, at saka linya doors. Ayan. So, brake at saka yung gas. Ayan siya. Yung shifting mode niya, nandito siya, no? So, mamaya tuturuan ko kaya kung ano yung mga to. Tapos, ito naman yung handbrake. So, bago mo siya magamit, pindutin, press mo muna siya dito. Pwede mo siyang ibaba. Or, press mo ulit, tsaka mo itaas. So, ang function niya, para hindi siya sumulong kapag, ano, kapag nakapark ka. So, ayun mga guys. So, nalaman nyo na yung mga parts, buttons, at controls ng isang automatic car. So, ngayon naman, dahil nalaman nyo na yung mga yon, so, bago tayo magmaneho, dapat magkaroon muna tayo ng security check. Paano nga ba yun? Siyempre, kinakailangan, alam mo muna, dapat yung mga pintuan nyo, nakasawa siya ng maayos. For example, ganito, kapag nakita nyo yung button na to, ibig sabihin, merong isang pintuan na hindi pa nag-aanong nakasara. So, gagawin natin, buksan natin, tsaka isara. Okay, ibig sabihin nun, wala nang nakabukas na pintuan. Pagkatapos, ilock mo na yung pinto. Check mo rin yung mga windows, kung nakasara lahat sila. Then, finally, lagay mo na yung seatbelt. Check mo rin yung seatbelt ng katabi mo kung nakasuot na. Okay? Para iwas violation tayo sa daan. So, second na tituro ko sa inyo ay yung tamang posisyon ng pag-upo. So, dapat sa pag-upo mo, guys, hindi ka dapat gaanong nakatuwid at hindi ka rin dapat gaanong nakabend na parang napatulog ka na. Hindi ka dapat lalagpas sa bababa ng 90 degrees at ng 100 degrees dapat. So, yung saktong comfortable yung upo lang. Kagaya nito. So, yun nga ang sitting position, guys, no? Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung ano yung tamang lapit mo sa manubela. Okay? Pwede mo siya kasing i-adjust dito, pwede mo siyang ilayo, pwede mo siyang ilapit. So, ang tamang lapit ng upuan ay one face away siya, dapat sa tuhod mo, at tsaka dun sa dashboard, o dito sa may panel board. So, ayan, dapat kinakailangan kasi nagagalaw mo ng maayos yung paa mo para wala kang matatamaan.
Dumako naman ngayon tayo sa hand position, mga jammers, ha. Yung kamay, hindi dapat siya straight or hindi rin siya dapat gaanong nakabend. So, ang tamang position dito, ganyan lang. Yung tipong relax lang yung kamay mo. Okay, then next, titignan mo ang manubela bilang isang orasan. Okay, di ba yung orasan? Dito yung 12, 6, 9, at saka 3. Yung tamang position dito, yung recommended position nila, mga jammers, itong 10 o'clock at saka 2 o'clock. Ayan siya. 10 o'clock, 2 o'clock. Yung iba naman, mas komportable sila sa 9 o'clock and 3 o'clock. Pero sinubukan ko naman magmaneho gamit yung dalawang position na to at comfortable naman akong gumagamit sa dalawang position na yon. Basta ang importante, mga jammers, iwasan natin ilagay yung kamay natin dito kasi hindi mo makokontrol yung manubela. Okay, baka ma-accidente ka kapag dito mo nilagay yung kamay mo. So yun, mga jammers, dumako naman tayo sa bandang ilalim, sa pwesto ng paa. Okay, mga jammers, itong hindi porket dalawa lang yun dito, eh dalawang paa na yung gagamitin mo, no? Hindi pwedeng gamitin yung dalawang paa dito. Ibig sabihin, itong left foot mo, dahil nga automatic car to, nakapahinga lang siya. Kasi ginagamit lang kasi yung left foot sa mga manual kapag may clutch. Pero dahil automatic ito, nakapahinga lang yung left foot. So, ang gagamitin lang natin ay ang right foot. Ayan siya. Yung recommended position ng right foot, dapat lagi siyang nakatapat sa preno. Ayan. Kasi para daw hindi ka malito, sabi nung nakausap kong professional driver. Para hindi ka daw malito kung ano yung throttle at kung ano yung preno. At kapag gusto mo namang i-gas yung sasakyan, mga jammers, hindi mo na kailangan itaas ang paa mong pag-anon. Hindi mo na kailangan itaas para hindi ka malito. Kinakailangan mo lang gawin, i-bend mo lang siya ng 45 degrees. Ayan siya. Dapat nakatapat siya lagi sa preno at gas. Preno, gas, preno, gas. Ganun lang siya. So yun nga, guys, no? So yung right foot lang yung gagamitin natin sa pagdadrive. So yun, guys, dumako naman tayo ngayon sa shifting. Ano nga ba ang ibig sabihin ng P? Ang ibig sabihin ng P ay park. Bago mo pandarin ang sasakyan, dapat nasa park ang shift mo. At bago mo rin patayin ang sasakyan, dapat nasa park din siya. Kasabay ng paghila mo dito sa handbrake. Ayan, kapag nasa park mode ka, no? Then, ano naman ang ibig sabihin ng R? Ang ibig sabihin ng R ay reverse. Ayan siya. Kapag nilagay mo dyan, aatras yung sasakyan. At para saan naman yung N? Ano ang ibig sabihin ng N? Ang ibig sabihin ng N ay neutral. Ang ibig sabihin nito, kahit apakan mo yung silinyador, ayan, kahit apakan mo yung silinyador, hindi aandar ang sasakyan. Pero, kailangan nakaapak yung paa mo sa treno, o kaya, nakataas itong handbrake, para hindi sumulong o umatras ang sasakyan mo. Kasi nga, kapag neutral ang ginagamit mo, hindi hawak ng makina ang gulong ng sasakyan. So may possibility susulong at aatras ang sasakyan. Ano na nga ba naman yung D4? D4 means fourth gear o sa Tagalog, kwarta. Dahil nga automatic car ito, kapag under ka na, dito mo na agad i-shift dahil automatic siyang mag-gear up o kaya automatic siyang aandar. Ayan, no? Automatic siyang aandar kapag nilagay mo na sa gear 4. Okay? So, ibig sabihin ito, kwarta, nasa kwarta siya agad, pero dahil automatic car ito, mag-start muna siya sa 1, primera, segunda, tercera, hanggang kwarta. So, hindi mo napapakilaman kapag nilagay mo na sa D4. So, in short, balik kapag nakalagay na sa D4, wala ka ng ibang gagawin kasi kusang aandar na yung sasakyan. Hayaan mo lang naka D4 kapag nasa highway ka na o kaya nasa daan ka na. Ngayon, para saan naman yung 3 at saka 2? Siyempre, yung 3, ang ibig sabihin ng 3 ay third gear o tercera. Ayan. Ang ibig sabihin niya ay tercera. Pag ginagamit lang yung 3 kapag aakyat ka. Okay? O kaya kapag bababa ka, kapag medyo mataas na yung aakyatan at nahihirapan na yung makina. Siyempre, Saan ba ginagamit yung 2? Para saan naman tong 2? Ayan. Siyempre, ginagamit na yung 2 kapag talagang masyadong matarik na yung paakyat at pagbaba.
At especially kapag nasa bundok, bulubundukin ka na, kapag umakyat ka na ng bundok. Okay? Then, ginagamit din ito kapag baha. Kapag dumadaan ka sa baha, pero kapag ginamit mo yung ito, siguraduhin mong nakapatay yung aircon kasi para hindi mahirapan yung makina natin. Meron din kasing mga iba't ibang model ng sasakyan na mayroon ding ibang model yung shifting mode nila, ano? Mayroong pasigsag, mayroon ding mayroong minus at saka plus. So, pero ito lang yung pinaka-basic na dapat malaman kapag gusto mong magmaneho ng automatic car. Basta alam mo lamang yung mga terms na to, kapag minemorize mo yung functions nila, so, madali nilang magmaneho ng iba't ibang klase ng automatic car. Okay, ito namang shift lock namang ito, ginagamit lang siya kapag emergency purposes lang. So, ayun nga mga jammers, so, hopefully, nakuha natin yung tatlong objectives natin sa episode 1 ng driving tutorial ng automatic car. Simula sa safety positions natin, yung safety buttons, yung control buttons ng sasakyan, yung tamang seating position, yung tamang paghawak ng manubela, yung tamang layo natin mula dito sa dashboard, at saka yung tamang pag-apak ng treno at saka gasolina, at saka yung shifting natin. So guys, abangan ninyong application natin sa episode 2 ng automatic car driving tutorial. Okay, syempre ang mag-drive doon yung estudyante ko, si Madam Janet Lacanale. Okay, so if you want more videos like this, kindly click subscribe and click the bell below para lang sa ganun notified kayo sa mga videos na kagaya nito. So mga jammers, goodbye, and ipapakita ko sa inyo yung episode 2. Just look at the description below. Okay.